So hello guys, no? Stock reveal tayo, October 5. So ating mga re-reviewin si PSEI, SEC, Converge, AP, TMC, Monde, Globe, NWC, PCOR, at si GMA7. So yan, silipin naman natin yung ating numbers sa ating index. So nag-close tayo sa 6,981.24 level or 20.35 points or 0.29%. So ating value turnover 6.5 plus ating cross trades medyo malaki 7.7 billion. So ating advances 84, then ating declines 105, medyo ano, medyo lamang sila ngayon. So sa ating sector, banking and financial tsaka si property ang nag-loss. So the rest is green. Tapos ang pinaka nag-gain ay si services. So ayan. Silipin naman natin ating net foreign buying or selling. Ayan, so tayo yung nagkaroon ng selling. Medyo malaki ngayon ah. So nagkaroon tayo ng negative 709 million na net foreign selling. As kahapon din, so 1 billion na yung lumalabas in the past, ano, ngayong Monday, Tuesday. So ayan, silipin natin yung chart ng ating index. So ngayon pala lumabas yung ano no, ating inflation data ngayong September. So medyo ano, medyo tumaas yung ating inflation rate dahil lockdown pa rin yung ating ano, karamihan ng lugar sa Pilipinas. So yung paggalaw ng ating ekonomiya medyo bumagal, kaya tumataas yung ating mga bilihin, tumataas yung production cost. Ngayon, 5%. So, hindi naman ngayon na hininda ng ating market yung 5% na ating inflation for September. Kasi, ano, baka na-price in na rin kasi yun dahil sa ating lockdown. So, yun. Ating index, so, nag-breakout siya sa, nag-breakout dun sa ating trend line. Ito, nag-breakout sa blue line. Pero, hindi pa rin tayo nakaka-breakout dun sa 7,000 level natin. Ito yung ating high. So baka this week magkaroon tayo ng retest sa area na yan kasi medyo malapit no. Kasi yung COVID price na rin. So sa COVID naman ang good news is bumababa yung ating kaso. So check na natin ating COVID case. Ayun no, downtrend tayo simula na nung ano. Ang high natin September 15, then after nun, nagkaroon ng pagbaba ng kaso, pero mataas pa rin. So dapat umapak yung ating kisa sa 5,000 levels para yung ating lockdown restrictions e bumalik sa GCQ at makagalaw na yung ating economy. So yun o. So yun nga, ngayong week baka other retest pag nauntog ulit, baka gumawa ulit tayo ng ano, ng another range dito, tapos baka next week ulit i-retest. Kasi ang catalyst natin medyo wala pa dahil nagkakaroon din ng ano sa global indices, no? So yan si ating ano, PCI, no? Ating MACD ganun din, yung ating MACD nakahanda ng magkaroon ng crossover. So magkakaalaman na tayo this week kung i-break, kasi once na na-break yung 7,000, possible na magkaroon tayo ng momentum sa ating MACD, pati yung ating RSI ganun din. So ito kasi yung ano natin eh, ito yung ating 7,100, tapos ito yung 7,000. Ayan o, ito to siguro banda dyan. So ngayong week kung i-retest yan dito, baka i-retest or yan, baka magkaroon ng extension ng ano, pagka hindi na break ngayong week yung 7,000 na levels natin. So ayan si PSEI, no? So sabi rin ng ibang analyst ang ngayong ano daw, ngayong taon na possible na mag-close sa, medyo optimistic yung ating analyst. So ang tansya nila mag-close daw yung ating index sa ito level. Ayan, no?
halos pre-pandemic na ata yung 8-2. Oo, pre-pandemic. Ayun yung inyong target, yung kumbaga inyong yung pre-predict ng mga analyst na si interview mga napanood ko sila. April 10, ang sabi din niya is 8-1 din yung ating possible na close ngayong taon. So sana. So yun si ating ano, index. Ating unang stocks is CC. So recap lang tayo yung ating sinilip nung Friday. So si SEC nauntog siya tapos gumawa ng bagong resistance. Medyo lumayo na yung EMA 9 tsaka yung EMA 13 at 20. Medyo lumayo. Tapos kanyang volume mo yung selling, oh. Tapos sa MACD naman may momentum pa rin kasi yung ano, yung MACD medyo mabagal yung galaw ng MACD natin, eh. So kasi kung magkakaroon pa tayo ng next red candle, possible magkaroon ng pagyuko yan dahan-dahan. Medyo mabagal yung MACD, eh. So yung ating RSI, parang overshoot na yung ating RSI, eh. Medyo overshoot na. Kasi ang pinakamataas na niya ay itong RSI 87. So possible din ang ginawa niya ngayon is nagpahinga muna siya. So gumawa ng retest, so baka possible i-break to. Ito yung pinaka-overshoot na level niya. Or ang pwede naman niyang gawin ay kasi kapag tumatama siya sa ganitong level na yan, ano, ito nag-sell off. Ano, nag-sell off. Ito rin. Ito hindi ganun ano, nung overbought lang eh nag-sell off din. So possible kung di niya ito i-retest, baka yung kanyang RSI is magpahinga muna. At ito kasi may trend tayo sa RSI, oh. Ayan, oh. Baka ito yung gawin niyang retest ito. Kung sakaling hindi niya i-break, kundi siya mag-extend ng kundi siya mag-overshoot dito sa kanyang ano. Kasi kapag nag-overshoot yan, siguro ang target niyan ano, eh. Kabanda dito siguro yung kung mag-overshoot pa yung stock price ni SEC. Kung hindi man siya mag-overshoot, possible na gumawa ulit siya ng ano, ng konso at highs tulad nito. Tulad yan. So, siguro ang pinaka-aabangan na lang natin, bumaba dyan yung presyo at hintayin niyang mag-ano yung EMA 9 at 13 tsaka yung 20 bago ulit siya mag-ano, gumawa ng matibay na support dito sa top na yan. So yun si SEC. Ito yung next stock, si Converge. So si SEC rin, yung sinabi natin nung nakaraan na nagbe-benefit siya dahil sa China, nagkakaroon nga ng power shortage, no? So si Converge, so wala pa rin tigil sa pag-akyat si Converge. So nag-drawing tayo na nung pinaka ano, yung possible na target price ni ano, 50 pesos. Baka kasi ngayon ang market cap ni Converge is 316 billion. So ang sinabi natin nung Friday, baka habulin lang niya yung market cap ni TEL at ni Globe na 380 billion something. So possible upside natin kay Converge ay medyo malaki pa, 18%. So si Converge gumawa siya ng ano, ng bagong channel niya. Ito yung kanyang trendline channel na butas na. Then na so gumawa siya ng bagong channel. So ngayon ang titingnan nyo lang kapag gusto nyo mag-entry kay Converge, kung lagi nyo lang CCDP-in yung ano, EMA 9 at 13. Pero ngayon ang ginawa niya medyo lumapit lang siya dun sa EMA 9 tapos medyo hindi siya dumikit, tapos ngayon nagana na parang breakout sa small box dito, you know, parang small console lang din breakout. So possible ulit gawin niya is dikitan niya yung trend line dito, then another breakout. So ayun lang si Converge natin. So yung kanyang MACD ganun din, sobrang bullish, walang sense of weakness.
So yung ating ano, yung ating RSI, walang respeto sa ating RSI. Ayun na, kung breakout, breakout talaga si Converge. Walang RSI kay Converge, no? Ito, may nakikita tayong pattern na ano. Ayan. So breakout din siya sa ano, no? Sa wedge natin. Sa RSI naman, kung ano, kung gusto niyo nang mag-entry, ito yung support area sa RSI ni ano, Converge. Ayun yung pinakamalalim na support, tsaka ito. Tapos ito na yung pinaka ano, pinaka over, baka yung pinaka mataas na yun na i-converge. Ito yung entry area. Ito yung ano, ito yung overshoot area. Eh ngayon, overshoot palalo. RSI 86, no? Kasi kung hindi kayo comfortable mag-enter dyan, dapat medyo hintayin nyo munang bumaba RSI nito sa level na to bago ulit kayo magano. Para sa akin, ha? Siyempre, ano, kayo pa rin bahala kung paano discardin nyo. Basta ang kay Converge, kapag lumalapit dun sa trend line, dun ang perfect spot for buy. Ayan. Ayan si Converge natin, no? Walang tigil sa pag-akyat. So, ating next stock si AP. So, si AP, parang sell-on news. Nag-gap up siya dahil may mag-iimbest sa kanya na Japanese entity. Nag-gap up din the next day. Ayun, parang sell-on news. Nang pinuhusan. Nag-take profit lahat. So, ayun. Kaya na naman kay AP. So, dumidikit siya sa ating upper box ito. Ito. So, ang possible gawin na ito, kung di pa tapos yung kanyang sell-off, possible niyang i-test itong MA50 natin dito sa area na yan. Ayan. Possible yan. Or, kung ano, ang pinakamalalim na natin, itong yung dalawang linya natin. Ayun, no, halos pasok sa ating box. Ating EMA 100 tsaka 200 ito. Yun yung pinakamalalim siguro niyan. So, ating resistance kaya yung kanyang previous high na 34 area. So, sa MACD, medyo lumayo lalo yung ano, momentum. So, downtrend. So, sa RSI natin, ganun din. Hanap tayo ng bounce area. Ito yung bounce area, yun, no? Dalawang beses na hit ito. Medyo malapit. Ito. Pero, possible ito. Yung kanyang recent na DNA, ang bounce area niya pala sa oversold. Ayan. Yun pa rin mga aabangan kay AP natin, no? Kasi ilang beses na hit to yun. Ayan, oh. 1, ito meron 2, 3, 4. So, kung di matibay ito, magkakarang sell-off, kung kasi possible dyan, itest yung MA50. Kung di kumabutas, oversold tayo, aabang sa MA200. Ayun, no? So, yun yung mga possible levels na pwedeng pagbagsakan ni AP. Dahil yan, downtrend siya, eh. Lahat ng indicators natin, pababa, eh. Ayun, no? Pababa. Yan yung mga possible support natin. So si AP naman kasi parang medyo mas mura siya kaysa kay ASEN. So nag-venture din siya ng renewable. So meron din siyang ano, power corporation din kasi si AP, eh. So yun. Ayan si AP natin. Tapos si DMC. Ito yung ating next stop. So si DMC, parang si SEC din. So nagbe-benefit sila dun sa pagkakaroon ng power shortage sa China dahil lumalakas yung demand ng coal. So si SEC, nagmi-mine na siya ng coal. Pati si DMC, kung meron din siyang business na nag-produce ng
ng coal. So yun. So yung ating resistance, so hindi niya pa tinatap yung ating pinakang ano. Ayan, pinakang mataas natin na ano, which is 8.08 na ating resistance, hindi niya pa tinatap. Ating EMA malayo din, support. So yung ating MACD may momentum pa, malakas yung momentum pa, wala pang sense of weakness, pataas pa rin. So ito yung kanyang ano, medyo pataas pa din, pero yung kanyang RSI ayun, ayun pala yung overshoot levels ni DMC nung kanyang previous ano, previous DNA. So, siguro kung mag-overshoot pa siya, possible i-test dito kasi dalawang beses na ito. Ito isa, ito dalawa. So, tatlong beses na hit. So, possible din siya mag-overshoot din, sail up. Ayan. I mean, ano, parang mapapahingin kanyang ano, kanyang RSI kasi overheat na yung RSI niya eh. So, based naman sa pwedeng gawin ni DMC sa kanyang ano, sa kanyang chart pattern. Ito kasi, kaya siya bumaba ng ganyan dahil nawala sa index. Tapos ng ano, dahil maganda naman yung kanyang earnings, ayun, dahil nagkaroon ng reversal agad. Kasi kung maganda pa rin yung magiging ano ng call, possible to mag-conso at highs bago to itap out itong high niya. Pero possible din itap yan ngayong linggo eh. Or pwedeng gawin yan, conso at highs. Parang SEC, hintayin yung EMA 9 at 13 para maging matibay yung support sa top, tsaka ulit magkakaroon ng retest sa high. So hanap tayo ng medyo malayo na resistance na ito. Ayun, so downtrend pala to, no? Alam mo si DMC sa monthly, medyo maganda yung ano nito sa monthly eh. Parang undervalue pa siya sa ngayon. Yun, no? Medyo halos malaki pa upside kay DMC kung sa long term kayo nakatingin. So kung sa daily tayo hahanap ng resistance. Ito. Tsaka ito. Ayun. Ayan. Yun yung mga key levels natin kay DMC. So yung ating next stock, si Monde. Si Monde natin. So ngayon nagkaroon siya ng sell off. So siya yung sa mga pinakamalaking value turnover ngayon na 700 million. So ngayon ang ginagawa niya is asabak siya ngayon na gumagawa ng consolidation sa box dito. Ayan. So oops. So ngayon possible din yang i-test itong ating trend line kung go-hold diyan or magka-consolidate muna. So mga ilang araw pa siguro to, mga hanggang next week siguro bago natin malaman kung conso dito or conso na pwedeng umakyat or conso lang talaga. So ayan. Yung ating resistance kay Monde, yung ating high na 20.71 pesos. So, ayan. Ating RSI sa kanya, yung kanyang MACD. Medyo wala pang sense of strength. Pababa pa dun yung MACD niya, wala pang momentum. Same din sa kanyang RSI dahil yung muko. Ito yung abang-abang natin kung magbabounce dyan or magbabounce dito. Ayun, dahil ilang beses tinamaan ito. 1, 2, 3. Ayan o, possible magbounce dyan or kung hindi dito na sa RSI ang pinakamalalim natin. Ito na. Ayan. Kasi kung mag-stay lang sa box si Monde,
possible hanggang dito lang siguro. Consume muna siya dyan bago siya ulit break out. So yan si Monde natin, no? Basta ano, mag-stay lang siya sa kanyang trend line naman. Ito yung kanyang pinaka lower tsaka dito. It's good pa din no si Monde for ano, for position. So yan. Yan si Monde natin. Ating next stock si Globe. Ito si Globe Telecoms natin, nagpaparandom na naman. So si Globe, ano, kung nanggalaro pa rin siya dun sa ating drawing na upper box, ah, ito yung kanyang lower channel na box, then ito yung upper. Ayan. So ngayon gumagawa siya ng dahan-dahan na pag-akyat. So baka ngayong ano, ngayong week din i-test itong ano, ito. Baka i-test ulit ito, o kaya possible yung kanyang high. Yan. Ay, so yung ganyang target, yung ating sinasabi na target ng isang broker kay Globe, which is yung 37 area. Yan. Tapos sa MACD natin, ayun, may na sensor strike dahil ayun, humihina na yung selling. So unti-unti na siyang kumakambyo. So, possible magkaroon to ng crossover. Siguro mga ilang moves pa ng candle nito. Then sa ating ano, ating RSI. Kunun din, kumakami din yung kanyang RSI. Ayun, no? Parang ano to, ah. Head and shoulder, ayun, no? So, ganda yan. So, ating, ito yung ating abangan. Medyo mataas. Ito muna pala. Kung medyo malapit yung target natin. Ayan. Ito pala muna yung ating next target. Kung i-break. Ayun, no? Maybe break out yung ano natin, mini head and shoulder pattern. Kay Globe naman kasi maganda yung ano, siya yung isa sa mga pinakamalaking telco sa Pilipinas, yung number one. Then yung kanyang recent na ano, na partnership kay PLDT, pati kay dito na mobile number porting ata yun. So yun. Ayun si Globe, no? So basta ano, ang best entry lang lagi kay Globe kung breakout trader kayo dito. Breakout play. Kung reversal kayo, hanap kayo sa support na EMA20. Ayan. Ayan, no? EMA20 yung sumalo. So, yan si Globe natin, no? Ating next stock, si Manila Water. Medyo nagising si Manila Water dahil, kung nagkaroon to ng project sa Pangasinan ata na parang 8 billion na project, no? So si MWC nag-breakout siya sa kanyang triangle pattern. So nagparabolic na siya. So yung mga support na sumasalo sa kanya ay yung EMA 100 natin. So silipin natin yung kanyang resistance. So kaya siguro nagka-weak dyan. Baka dahil dito yung mga nag-take profit siguro. Or kaya, kasi medyo mataas na yung tinakbo ni ano eh, ni MWC. Kasi kung may mga, kung marami nakasalo dito sa bandang EMA, EMA 100 natin, kung gina kayo ng yan, ng 22%, baka siguro ano, nag-take profit muna yung ating mga traders at investor. So yung ating MACD, ayun, may momentum pa rin. Sa ating RSI, siguro overshoot na siguro yung RSI natin. So ini kasi yung pinakamataas niya eh. Kasi yung recent na ginawa niya, tumapak siya ng dito, overshoot area. Then nagkaroon ng ano, yung overheat na yung kanyang RSI, bumaba na. So yun, possible, nauntog siya. Pakagayahin niya ulit na magkaroon ng ano, mag-overheat, then magpapahinga ulit to kanyang RSI. Kasi parabolic na ito eh, pati walang support sa taas. Eh kung, kasi ang recent na ginagawa niya, pagka ano, pagka nagkakaroon siya ng, kapag packet yung indicators niya,
Kasi ngayon lang siya nagkaroon ng ano eh. Yung lumalayo dun sa mismong EMA eh. Kasi nagkakaroon siya ng high, tapos nire-retest niya yung pinaka EMA 200 natin ito. Tapos minsan nababutas pa. Eh nabutas, tapos nagka-reversal na no. Ito nagparabolic, lumayo sa EMA natin, tapos ngayon ang tinest naman niya ay yung EMA 100 ng dalawang beses. Alam ko si MWC kung nagkaroon siya ng 25 year franchise then ngayon. So baka naman ano, baka naman ngayon ang gawin naman niya is hindi niya sigurong itetest yung EMA 200 dahil maganda naman kasi yung 25 year franchise. So safe na siya then, so meron pa siyang project sa Pangasinan na 8 billion. So kaya siguro eh yung naging catalyst kay NWC, no? So, yun yung mga ano natin, no? At yung mga resistance 21 area to 25 peso area. So, yun, let's see kung ano kung mababreak yan ni NWC in the next coming few weeks. So, yan. So, ito ating isa sa mga pinaka-gainer natin, si Picor. Ayan. Siguro kaya siguro nag ano medyo nagising si Picor dahil na tumataas ngayon yung presyo ng mga crudo sa world market dahil sa reopening ng ibang bansa ng kanilang economy. Syempre yung demand bumabalik ulit. So tumataas na naman yung presyo ng gas. So ayan. Pero sa overall chart si Picor downtrend siya, yung pinaka top up niya yun, ano siya after niya mag top up dito, yung pinaka mataas niya is nag downtrend channel na siya, you know, downtrend, then you know, tapos naman yung kanyang resistance ulit ay 3 pesos, so naging ano siya, gumawa na ng pattern na trend line, so baka maging resistance itong ating trend line. Baka 350 pesos ang ating resistance. Ayun o. Yan kasi o. Tapos yung ating MACD dahil nagkaroon tayo ng medyo malaking movement ngayon. Ayun, nagkaroon din siya ng malaking ano, galaw sa MACD natin. So, sa RSI natin, tingin natin yung overshoot level niya. So, kung ano, possible pa siyang mag-overshoot dahil ang pinakamataas niya ay RSI 89. So, yan. Ayun. So, possible pa. So, kung ano, dahil downtrend siya, tapos malapit yung itest yung kanyang downtrend channel, possible magkaroon pa tayo ng overshoot level sa dito. Kasi sa ano, kung magaling kayong humanap ng stock kapag tumataas yung presyo ng krudo, dapat lagi nung tsatsambahan si Picor para makaano kayo. Parang swing trade din to eh. Ito si yung dalawa dito nung nakaraan, halos ilang araw lang, 1, 2, 3, 4, halos mga 10 days lang siguro to bago nagkaroon ng ano, halos 30% din. Tapos kumbaga short term gains lang yung ginagawa niya, then binabalikan yung pinaka ano niya, pinaka base. Ito rin, no? Gumawa ng base dito, then may short term na naman ulit. Ito ngayon medyo maliit, 16%. Ngayon naman may, dahil na sa trend line siya, sa loob siya ng trend line, ayun. Kasi kung upside naman ang tinignan kay Picor, medyo maliit na. Kasi malapit na sa resistance eh. Halos 3% lang. Kasi may chance naman tong breakout kung magiging maganda yung ano, kung magiging mataas pa rin yung demand tsaka yung presyo ng petrolyo sa buong sa ibang bansa. Hinga dahil sa reopening ng economy. So yan si Picor natin, no? Pwede kayong pumasok dito kung gusto nyo ano, humanap ng chance for breakout sa trend line na to. For position naman,
hanapin nyo na yung pinaka base. Ito, matibay na base. Ating green line. Ito rin, no? Ito rin, nung bounce dun sa green line natin. Ito rin, no? Tatlong beses na hit. Medyo matibay na support. So, good stop for position trade, no? O kaya swing. So, yun si ating picker, no? Kung mabilis kayong ano, mag-anticipate ng mga balita sa mga pagtaas ng coal, sa mga gas, noon. So si Jamie 7 medyo hirap dun sa kanyang ano, sa kanyang all-time high, medyo hirap sa 16 peso level kasi medyo ni baka maga pa siguro yung pag-akyat ni Jamie 7 kaya kanyang yung kanyang demand is hindi pa ganun kalakas dahil magsisimula pa lang ng ano eh. Kasi hindi pa tapos yung filing ng COC, pati ang pinaka-dede ng filing ng COC ay sa ano pa, November 15 pa. No? So, baka ang possible gawin na ito, baka balikan tong trend line dito. Ayun, kasi yung kanyang indicators din pababa, ayo, silipin natin. Yan, MACD, may sense of parang weakness na naonte dahil payoko na yung blue line, tsaka ito. Tapos yung kanyang RSI, ganun din. Yung parabolic na trend line din. Ayun, no, pababa na. So, sa key support ng ating ano, nating trend ng RSI possible dito sa era na 'to. Pinakamalalim na ito, bandang 2036 area. Kung ang gagawin niya lang ay kung hiriritest yung kanyang recent na resistance ito na naging support or ititest itong trend line. Possible mahulog ulit dun sa trend line natin kung ayun kasi medyo hirap to yo, long red candle, baka balikan yung itong ano, itong trend din natin na EMA 50 na malapit ito. EMA 50 possible gawin yan ito kanya na kasi hindi palagi yung abang ang GMA EMA 50 pati itong EMA ano natin no? Kasi ito kasi nabutas tapos nag-bounce sa EMA 50, ito rin EMA 50, ito medyo maano na, medyo hirap sa kanyang resistance tsaka puro red sa highs, baka yung gawin niya possible no, basta trend line or EMA 50 or konso at highs kung ano bago ulit itest itong kanyang reset high. Baka siguro ang pwede rin gawin na ito is hintay ano, magpahinga muna tapos antay niya yung third quarter result niya kung maganda ba. So yun si GMA no, walang competition. So pwede maging ano, magiging malaki yung kanyang earnings dahil sa ad revenue ng mga tatapon ng mga ano no, na politician. So yan, tapos din tayo. So yun guys no, salamat ulit sa pakinig at panonood no? Always manage our trades, keep safe ulit sa COVID. Yun, so yun, bukos ulit no. Thank you guys.